po sa inyong lahat. Wonderful morning, Kabarlihan! Eto na naman tayo para sa ating isang bagong-bagong training na alam kong kalulugulan ninyo at kapupulutan ng maraming-maraming ideas. So, wonderful morning once again. Okay, gusto ko lang pong batiin muna ang ating mga nanonood from different parts of the country and of course from different parts of the world. Okay, sa iba't ibang bansa, meron po nang galing po sa Qatar. Nandiyan po yung Riyadh natin, yung mga nakikinig sa Riyadh. Hello po! And from Malaysia, si Sir Marjo Lumando na nung minsan po ay nagbigay ng patotoo sa atin. Sir Manjo, kumusta po ang Malaysia? Lumalaki na po ang grupo nyo dyan sa Malaysia. Yes! Nakakatuwa naman po. At syempre, hindi natin kakalimutan ang ating mga kababayan na nanonood ngayon all over the Philippines. From Luzon, Visayas, and Mindanao, Pampanga, Negros Occidental, General Santos, Bohol, Cebu, Nueva Ecija, Bulacan, Bacolod, Basilan, Leyte, Iloilo, Marikina, mga naka-tune in na yan ngayon, ha? Antipolo, Atimonan, Quezon, Angono, Rizal, yes, nandyan si Mickey Bio, sa Butuan, mga taga-Butuan, kumusta po kayo? Ma'am Liza D, sina Rosa Mia, Tisay, Tormis, of course, Ma'am Doris, and all the Magnificent Seven. Yeah, yan ang mga taga-Butuan. From Quezon City, Pasig, Caloocan, and Cavite. Yan na po yung mga naka-tune in. At ngayon, tumataas na po ang number of participants natin na a-attend dito sa Zoom. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating mga partners dito sa negosyo. From Luzon, from Northern Luzon, ang ating mga authorized service centers. Gusto lang po naming banggitin dito sa inyo para malaman ninyo na marami tayong kapartner ng mga service centers all over the Philippines. Simulan po natin from Northern Luzon, of course, from Baguio. Ang ganda po ng opisina nila sa Baguio. Nag-training po kami dyan. Yan po ay pinamumunuan ng ating Hall of Famer, ang mag-asawang Mr. Cres and Camille Ibao. Naku, napaka-supportive po. Of course, meron din po sa La Union na sila rin po ang namumuno, Satellite Service Center. Kaya kung meron kayo sa La Union, sila po ang dapat ninyong tanungin at kontakin. Okay? Baguio and La Union. And we go to Central Luzon. Meron po tayo dyang service center, ang Bulacan Service Center. Dyan po sa tapat ng po yan ng Giginto Watermark. Napakadaling puntahan along MacArthur Highway. And siniservisyohan po niya ng Pampanga, Bataan, Nueva Ecija, and of course, the entire Bulacan area. Pumunta naman din po tayo sa Southern Luzon. May mga kapartners po tayong authorized service centers dyan. Nandyan po ang Laguna, headed by Ma'am Wilma Villegas. Nandyan din po ang ating Batangas Service Center, na ngayon nang mamayagpag naman talaga. Halos hindi na matulog ang ating operator dyan, ang ating service center owner, si Ma'am Tina Hawa. Grabe, talagang power na power sila ngayon. And ang ating Cavite Service Center, may bagong opisina po. Yan po ay pinamumunuan naman ang isa sa ating official company speaker, napakagaling na product presenter, Ma'am Jolandas. Okay. So, pumunta naman tayo sa Western Visayas. We have Iloilo Service Center na yan naman po ay pinatatakbo ng ating top 1 network builder, si Mr. Francis and Mrs. Josephine Tamisen. Yan, ang laki. Sakop nila po ang Panay at tumatawid din po sila, nagbibigay servisyo sa iba't ibang probinsya dyan, like Masbate, umaabot din po sila ng Mindoro, at yan pong karatig talaga ng buong Panay. And punta naman po tayo sa Central Visayas, nandyan po ang Cebu, pinamumunuan po yan, supervised by service center owners, mag-asawa, Paul and Dash D. Si Mona D. Napaka-supportive niyan. And meron po tayo, pagdating naman po sa Eastern Visayas, we have Bohol. Naman, magkakaroon po tayo, sa mga taga Bohol, meron po tayong tawag dito yung
sizzle. Yeah, may sizzle tayo itong susunod na linggo para po sa inyo. Exclusive yan for the mga Cebuano speaking. Okay, sa Bohol. Pinamumunuan naman po ni Ma'am Sharon Maluenda at very supportive na husband si John J. Maluenda. Mga ano po natin yan, mga network builders natin, mga top network builders natin sila. And down to Leyte, Leyte po, meron tayo ang namumuno dyan, si Miss Cathy Ibao. Yan, kapatid ni Sir Cres Ibao. So meron tayong Leyte, Bohol, Cebu, Iloilo, and Bacolod. Bacolod, soon to reopen. Kasi lumipat po sila ng lugar. Pamumunuan naman niya ni Ma'am Suzette Enriquez. And we go to Mindanao. Hindi magpapaiwan ng Mindanao. Nandyan po ang ating Butuan Service Center. Pinamumunuan po yan ni Ma'am Liza D. Supported by Don Ramon D. And meron po tayo sa CDO. Ang namamahala po dyan, ang ating napakaganda at dalagang-dalaga pa, Miss Marian Villamiel. Yes. And soon to open, very, very soon to open, yung ating Davao Service Center office na pinamumunuan naman ni mag-asawang Loreto and Georgian Andales. Okay, so yan po ang ating mga kapamilya, katulong, sumusuporta sa negosyo natin dito, ang mga authorized service centers ng HealthWealth International Corporation. So, huwag pong mag-atubili pagka meron kayong mga pinoprospect o meron kayong mga gustong maka-avail ng product, kumontak lang po kayo sa kanila. Pwedeng tanungin yan sa ating customer service or tignan ninyo po sa ating catalog. Nasa catalog, nandito po sa likod ang kanilang mga addresses. Nandito po yan. Makikita sa ating catalog. Okay, now, ako po gusto kong magpakilala sa inyo para po dun sa mga bago natin. Alam ko, nakapakaraming bago ngayon na a-attend. Kasi ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa mga kabataan. Pero bago gawin natin, gusto kong magpakilala. Ako po si Cora Middel, tinatawag na HealthWealth Winner kasi po since 2006, narito na po kaming mag-asawa. Mula 2006 hanggang ngayon, naririto po, nasa HealthWealth. Bakit kaya? Mag-15 years na, 14 and a half years na. Wala po kaming ibang ginagawa kung hindi ang magtaguyod ng ating magandang produkto at magandang negosyo sa HealthWealth. Bakit kaya? Alam niyo po kung bakit? Kasi po, napakaganda ng pamamalakad ng ating kumpanya. Napakaganda ng naging pamamalakad ng ating President Emeritus, si Sir Joey Espiritu. Naku, palakpakan po natin. And of course, ngayon, ang kanyang napakaganda at very dynamic, very supportive, our President, Ma'am Vicky Taktakan Espiritu. Palakpakan po natin ang ating mga presidente. Okay, now, siguro nababasa nyo naman po dyan, official company speaker. Ako po ay naatasan na magbigay ng iba't ibang trainings every month. So, asahan nyo po sa mga susunod na buwan, sa mga susunod na pagkakataon, panibagong training na naman. And today, ang ibibigay po natin ay tungkol naman sa pagpapalago ng ating grupo. At isa dyan, na i-discuss natin kung paano natin mapapalago, magkakaroon ng panibagong market ang ating organization. Ang sabi nga, a true leader, they don't create followers, they create more leaders. Yan po ang gagawin natin. So kaya nga tayo may mga trainings na ganito sa Zoom para lang makapag-train tayo at makapag-create tayo ng maraming leaders, hindi lang basta followers. Sabi ko nga sa lahat ng mga nagsishare dito sa atin, mga health and well-sharers natin, it's time to shine. Okay, so yan, nakikita nyo yan, no? Ano kaya yan? Bakit parang kaleidoscopic, eh, no? Kasi po, ganyan na po ngayon ang bagong panahon. Talagang puro kumikinang, puro digital, yan ang buhay ng bagong panahon ngayon, ng bagong henerasyon. And dahil sa ganyan na, kailangan nag-i-instill tayo ng excitement. Tignan ninyo, oh, nagsasayaw talaga. Pero yan yung mga excitement nung unang panahon pa.
sasabihin natin, kapanahunan ko, mga ganyan ang mga saya, mga ganyan ang mga ano. Pero, laging on the go, laging excited. Pero ngayon, tignan nyo naman po, dahil ito po ang bagong ano ng estilo ng mga kabataan, tignan nyo ha, grabe, excitement. May mapapansin kayo? Tignan nyo ha, nagsimula, isa lang siya. Yan! Pero dahil sa excitement, dahil sa enthusiasm niya, naging dalawa, naging tatlo, naging apat. Ganyan-ganyan po tayo. Pararamihin natin ang sarili natin para lumaki ang ating negosyo at ang ating katulong yung ating excitement. Pero paano ka ba ma-excite? Siyempre, kailangan malaman mo ang pasikot-sikot ng ating negosyo tungkol sa produkto, tungkol sa marketing plan, at tungkol sa bagong market na pwede nating buksan. Sabi nga, bakit kailangan mag-excited? Sabi ng kabataan, YOLO! O, sino nakakaalam ng YOLO, ha? YOLO nga dyan, yung mga bata dyan. O, si Irene, o. Ano ibig sabihin ng YOLO? Yes! You only live once. Kaya kailangan sulitin natin, iisa lang ang buhay. Kailangan on the go tayo. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung anong ibig sabihin niyan, yung mga ginagawa ng mga kabataan ngayon na ganyan ang ganyan. Mamaya dadaanan po natin yan. At dahil narito tayo sa Health Wealth, magbubukas po tayo ng pintuan. Bubuksan natin ang ating buhay, ang ating pinto ng ating pamamahay, ng ating buhay at ng ating kaisipan. Kailangan mabuksan yan para makita natin yung mga bagong opportunities, bagong market. Ito pala yung dapat gawin para naman lumaki ang aking grupo sa Health Wealth. We will not just open our mind, but we will open our hearts. Alam niyo, pagka nabuksan ko yung puso at isipan, maiintindihan niyo bakit ang mga Health Wealth dealers ay ganun ka-passionate kapag nag-share ng ating produkto at ng ating negosyo. So, are you ready? Are you ready? Kumusta dyan? Ha? Kaway-kaway nga kung ready na, kaway-kaway? O, oh, nakikita ko, o, oh, nandiyan dyan, nakikinig, isa sa ating kabataan, si Eman Lanya, yes. O, oh, si Justin Sumaya, kaway-kaway tayo dyan, yes. So, are you ready? O, oh, kumakaway din si Myla. O, oh, sino magsasabing hindi kabataan si Myla? Naku po, talaga naman, ang bilis magsalita, ang bilis kumilos, kilos bata talaga. O, oh, si Coraline Perez, napabulakan, nandiyan dyan, o, oh, kumakaway-kaway din, yes. So, if you are ready, ladies and gentlemen, ito ang gusto kong sabihin sa inyo. Health Wealth Leaders, let's level up. Okay, shall we start? Yan. Are you interested in pursuing your goals? Marami tayong mga pangarap. Nabubuhay pa ba mga pangarap natin? O isinaisang tabi na natin? Pinasok na sa baon. Mga kaibigan, ngayon, buhayin natin ang ating mga pangarap. Simulan natin, sabi nga, oh, sa starting line, we have to start. Kung nakalimutan, sisimulan natin ngayon. Mangangarap tayo muli. Ibubuhayin natin yung mga pangarap na natutog. At yan ay sa tulong ng Health Wealth International Corporation. Okay? So, write your HWIC goals. Meron tayong isang training na pinasulat namin sa inyo lahat ng goals nyo. Re-remind ko lang ha, yung spiritual, material, physical goal, yung inyong career goals, business goals, sulat nyo. Kasi pag hindi nakasulat yan, bukas makalawa, nakalimutan na. Pero pag yan nakasulat at palagi mong nakikita, nakapaskil yan dyan, kahit pa sa harapan pa ng CR mo, nakapaskil. Pagka every time nandun pa, nakikita ko, pangarap ko to. So pagka nakita mo yung lista mo ng mga pangarap mo, magsisimula kang kumilos. So write your HWIC goals. Meron tayo isang training na puro yan ang pinag-uusapan natin. But today, hindi. Gigisingin lang natin ang ating mga pangarap dahil magkakaroon tayo ng bagong market. Okay, so our goals for today, our two goals, my goal for today, dalawa, to instill excitement. Oh, na-excite ba? Na-excite? Ha? Kailangan excited dahil hindi pa pwedeng hindi excited kasi narito tayo sa Health Wealth, lalong-lalo na ang Health Wealth ang binibigay sa atin, energy drink, tapos hindi tayo excited. And, inan nyo naman ha, talaga may mga sayaw-sayaw pa dyan. Dapat ganyan lagi ang ating ano eh, positive, energetic, and excited. And of course, bubuksan ang ating puso at isipan. Bakit natin kailangan gawin yan? Bakit natin kailangan magkaroon ng
excitement sa panahon ngayon, bakit kailangan bukas ang pag-iisip natin at bukas ang ating puso. Because mga kaibigan, timing is perfect. The timing is perfect. Buti na lang po dumating ng April. Sa totoo lang, nung nagkaroon po ng Taal calamity nitong January 2020, alam niyo po kung anong sinabi ng mga taga Batangas? Sila yung mga tinamaan. Sila yung biktima ng Taal volcano eruption. Alam niyo, sabi nila, buti na lang ngayon po. Kasi kung hindi, hindi na sila makakabalik, hindi na makakaahon, hindi na makakapagpatayo ulit ng mga bahay na nalubog sa lahat. Buti na lang may health care. And ngayong pandemic, buti na lang may health care. Pagbalik natin after lockdown, anong nangyari? Register tayo, register. After 1 day, 2 days, 3 days, eto na. Nagdadati na ng ating mga check-in. The timing is perfect. Kasi alam nyo, dito lang nangyayari yan sa health care. Sa labas, hindi. Tingnan natin, ha? Let's go through the journey ng ano ba ang pinagdaraanan ng ordinaryong Pilipino ngayon. Sabi nga, many Filipinos fail to reach their dreams. Totoo po yan. Kasi kapag ka ikaw, nangarap ka, bata ka pa, buhay na buhay ang pangarap mo, pero once na nag-asawa ka, nawawala na yan. Bakit? Kasi kakarampot ang kinikita. Pagka-empleyado ka, kulang pang pamalengke, pambayad sa tubig, ilaw, sa renta, matrikula, baon ng bata, lahat kulang na kulang. Kaya yung pangarap mong kotse, oh, dyan ka na muna. Eto na muna. Pangbuhay lang, hindi yung pangpangarap. Ngayon, dito sa Health Wealth, bubuhayin natin yan. Many Filipinos fail to reach their dreams. Alam niyo po ba, noong 2013, ang poverty incidence sa mga Pinoy umabot na po sa 24.9, halos 25%. Ganyan kadami po ang mahirap sa Pilipinas. Ito yung facts, so tignan niyo po ha. Ito yung katotohanan. Yan, okay. Sabi ng NSCB, National Statistics Coordination Board, merong limang, ang tao. Ang Pilipino, merong limang klase ng social status. Yung tinatawag na upper class, upper middle class, lower middle class, poor, and extremely poor. Kung titignan nyo po dyan, pag pinagsama mo yung lower middle class, which is C, D, and E, alam niyo po ba kung ilan ang total niyan? That is 30 million for upper middle class, D is 25 million, and E is 28 million. Alam niyo po kung ilan? 83 million. Out of the 100 million Filipinos, 83 million ang hindi maganda ang kalagayan sa buhay. Bakit kaya? Well, maraming factors. Of course, nandiyan dyan ang sabihin na natin, mga problema sa gobyerno, nandiyan dyan na ang mga maling natutunan natin sa ating mga ancestors, yung mga manyana habit, yung colonial mentality, kasi dati-dati ang gusto ng mga Pinoy, lahat ng imported. So, hindi pinapatronize ang sariling atin, sariling produkto. So, dumami naging problema. So, ang naging maganda lang ang buhay, lalong-lalo po yung upper class, 3 million lang. Out of the 100 naman, paano pa tayo makakaahon? So, yan yung ating statistics based sa NSCB. So, ang dami pala talagang nahihirap ang Pilipino. At sa ngayon po, alam nyo, ang karamihang ginagawa ng mga Pilipino ay maging OFW. Ang problema, yung ating OFW, pinabalik na ngayon dahil sa pandemya. So, dumami na naman ang nasama dito sa atin na walang trabaho. At sinasabi na kapag ka ikaw ay OFW, it will take you 18 years, 18 taon, para ka makaipon lang sa abroad ng 3 million. Alam niyo po ba kung magkano yon per month na dapat ipunin ng isang OFW? Kailangan nakakapagsuli siya ng 14,000 pesos para after 18 years, meron siyang 3 million na naisubi pang retirement niya. Eh sa tingin nyo ba, nakakaipon ng 14,000 ng isang OFW? I doubt. Kasi po, baka kahit 5,000 ay nahihirapan. 5,000 lang, isang buwan itatago para makaabot ng 3 million. Alam nyo po kung gaano katagal niyang iipunin yun? 50 years.
50 taon na bubunuin niya, OFW siya, para lang makaipon ng 5,000 isang buwan after 50 years, may retirement siyang 3 million. Ang pagbalik nun, baka pag-uwi mo rito, yung mga anak mo hindi ka nakilala, apo mo hindi ka nakilala, at baka ikaw, hindi na makilala rin dahil sa tagal mo sa ibang bansa. Mga kaibigan, yan ang buhay ng isang Pilipino, lalo na nakilala. At meron pang mga iba pong problema, katulad yung unemployment rate ng Pilipinas ngayon. Tingnan nyo ha, ito, facts po ito. Last month lang po ito lumabas. June 2019, 5.1 ang unemployment rate sa Pilipinas. Pagdating ng pandemic, eto na. June 20, after a year, naging 17.1%. Statistics po yan. Ito po ang pinakamataas na record sa history ng unemployment sa Pilipinas. Grabe. And it's all because of the pandemic crisis. Ang employment po ngayon sa Pilipinas, ito po ang katotohanan, 7.25 million Pilipinos walang trabaho ngayon. Para sa atin dito sa Healthwell, maswerte tayo kasi meron tayo eh. May negosyo tayong binalikan pagkatapos ng lockdown. At yung 7.25 million na yan, pwedeng maging market natin ng ating produkto at ng ating business. Okay. So, para sa akin, hindi yan negative. Para sa atin, hindi yan negative. Pero para sa buong bansa, hindi yan maganda. So, gawin natin na maging instrumento para makapagdulot tayo ng magandang health sa Pilipino at makapagbigay ng livelihood program. So, sa tingin ko, sa paniniwala ko, at alam ko, you will agree with me. Mga kaibigan, Healthwell is the answer. Tama ba? Tama ba? Thumbs up nga tayo. Yes! Talaga naman. Maraming salamat po sa inyong pag-thumbs up. Totoo yan. Ang sagot po ay ang Healthwell. Kasi tignan ninyo ha. Iko-compare lang natin. Tignan nyo ha. Makinig kayo mabuti. Tignan nyo inyong mga board. Ang inyong mga laptop. Laptop, inyong mga cellphone. Nakalagay dyan sa screen. Iko-compare natin ang traditional business at ang Healthwell. Mabilis lang ito. Sa traditional business, kailangan mo pinakamababa 50 mil. In fact, maliit po ang 50 kapag ka ikaw magtatayo ng sari-sari ito. Baka sari lang yan. Maya-maya, hindi na sari-sari, sara-sara na yan. Kasi garapon pa lang, nako, magkano. Pero pag ito nag-Healthwell, 8778 lang. Meron ka ng isang account, may prangkisa ka na. Daig mo pa yun sa Jollibee. Kasi ang bilis niya. Mamaya, papakita ko sa inyo kung gano'ng kabilis yan, mabawi. Okay. Now, anong source of capital kapag traditional business? Mangungutang sa banko, mangungutang sa lending, mangungutang, magsasangla, o yung iyong retirement pay, yun ang ibubuhos mo. Lahat, pero anong kasiguraduhan? Sa Healthwell, ganito, ang gagawin lang pala natin, mag-iipon ka lang for 30 days. Kung di mo kaya mag-ipon ng 30 days, sa 30 days, ano na yan ha, wala pa pong 100. Ang iipunin mo, pwede na, in 30 days, may capital ka na para sa ating isang prangkisa, isang account sa Healthwell. Kasi ang late-late, 8778. Kung hindi naman, 60 days or 90 days. Siguro naman, in 60 days or 90 days, nakaipon ka na ng pabili mo ng isang head or isang prangkisa mo dito sa Healthwell. Ganun kadali. Hindi mo na kailangang mag-bank loan o magsangla o magbenta o yung retirement plan mo. Hindi. Hindi mo kailangang ubusin. Kahit isa lang muna. Pwede ka nang pumasok sa Healthwell. Eh ngayon, nagbigay pa ng 7 plus 1. Ibig sabihin, pag bumili ka ng 7, meron kang isang extra account or isang extra franchise. So takot, grab nyo na yan kasi extended po hanggang September 7. At yun na po ang pinakahuli. Wala na pong extension talaga after September 7 kasi anniversary na po natin yon. Okay? So yan. Overhead expense, nakita nyo, merong salaries, may renta, may utilities, meron kang mga assets na dapat ipundar kasi yan yung kailangan mo sa traditional business. Pero dito naman, wala. Ang kailangan mo lang, pamasahe mo everyday. Minsan nga, maglalakad ka lang, papuntang kapitbahay mo, walang pamasahe. Pagdating doon, papakainin ka pa. Anong ipepresent mo? Kung ating magandang produkto and of course, yung ating magandang negosyo. Now, yan.
pag-usapan naman natin yung timetable. Ako, tignan mo. Ano ang kailangan mo? Years of experience. Dito, mag-sign up ka ngayon, bumili ka ng isang bag, dealer ka na. Hindi mo na kailangan ng years of experience. Kasi pag wala kang experience po sa traditional business, napakahirap. Para kang ano, diba, nagtayo ka ng isang salon. Tapos hindi ka marunong mag-upet. Pag umabsent ang iyong ano, si Bading na nag-upet, patay. Walang kita. Pero dito, hindi. The moment you sign up, dealer ka na. Ang gagawin mo lang, gumamit. Pagkagamit mo, yan. Eto na. Talaga naman. Mararamdaman mo na yan. Malalasahan mo. Ang gagawin mo lang, magkikwento ka. Yun lang po ang ginagawa natin dito, ang magkwento. Eh, di ba? Ang sarap magkwento. Kesa naman mag-chismis tayo ng kung ano-ano, i-chismis natin ang ganda ng Health Wealth Green Barley at ang ganda ng ating negosyo. Okay? Now, pagka traditional business, kailangan meron kang experience. Yung iba nga, kailangan may pinag-aralan. Kailangan may consultant pa. Sa Health Wealth, wala po. Walang kailangan ganyan. Business hours. Sa business, 9 to 5. Sa atin, flexible. Pwede mong gawin sa umaga, sa hapon, or sa gabi. Kung kailan ka libre. May freedom of time ka dito. Ang kailangan lang talaga, aralin mo mabuti, kaya manood na manood ng Zoom para maintindihan ang ating negosyo. And sa company, may mga training support na binibigay ang Health Wealth. Hindi po biro, napakaganda ng ating product. Product na product pa lang, nagsasalita na. Kaya minsan, hindi na nahihirapan ang ating mga dealers. Kasi, yung product mismo, makita nga lang ganyan. Ay, okay yan, maganda yan. Sasabihin nila, narinig ko na yan Nakita ko na yan Yan yung ininom ng kapitbahay ko Yun yung sinasabi ng tiya ko sa probinsya. Why? Because the product is very effective. Siya nga yung nagsasalita mag-isi. Minsan nga, pagkainan mo yun. Sige, ito. Subukan mo lang. Pagkatapos, kinabukasan, tatawagan mo na, okay, masarap, nakatulog ako, umayos ang pangangatawan ko, nawala yung kirot ng tuhod ko, umayos yung gout ko. Why? The product is so good. Yes! Yan po! Pag-usapan naman natin ngayon. Tingnan nyo, nakita ninyo kung gano'ng kabilis magtayo ng isang franchise sa HealthWealth. Gano'ng kabilis maging isang dealer. At kung gano'ng kahirap pumasok sa traditional business. Ngayon gusto kong makita ninyo naman kung gano'ng kabilis babawiin ang kapital sa Health Wealth. Ang tawag po dyan, Return of Capital or ROC. Merong iba naman, ang tawag is Return on Investment. So ano po ang ating, tingnan nyo ha, pagka ikaw ay isang typical entrepreneur, sabihin na natin, small business entrepreneur, karamihan tinatayo dyan, yung mga maliliit na stall, siomay, di ba? Titinda ng mga kung ano-ano dyan, mga tapa, mga kalendarya. Ngayon, mag-i-invest ka. Sa isang siomay na itatayo mo, siomay stall, kailangan mo dyan mga 78,000 na kapital. Yan, 78,000. E may salaries, merong mga materials dyan, may renta, may supplies na kakailanganin. Ang matitira lang pala sa'yo, ang lines mo na yan, 78,000 less all expenses, 3,600 nakita isang buwan. Gano'ng kabilis bumalik sa'yo? 0.14% or 14% ng total capital mo. So, ang tagal bago yan mabawi. Now, tignan natin sa Health Wealth. Tingnan ninyo, kapag ikaw ay naging isang dealer, ano nangyayari? Pag na-establish mo yan, dito makikita na talaga naman ang bilis bawiin. In fact, sa isang bag, yung 32, ibenta mo at retail price, 275. Yung 10 gamitin mo para sa pamilya mo, inumin ninyo para mapatunayan ang visa ng produkto. Yung 32 na binenta mo, doon pa lang bawi ka na sa kapital. Ang bilis. Tapos kapag kumikita ka na ng main head, yung main head mo, kumikita na ng 320,000, alam niyo po ba kung gano'ng kabilis, ilang 8778 ang babalik sa'yo pagka na kumikita ka ng 320,000 naman? 36 times! Grabe, ganun. Papakita namin sa inyo ha kung gano'ng ang, yan. Tingnan mo ha, 14%. Yung 86%, matagal mo yan babawiin. Samantalang sa Health Wealth, kapag ka ikaw ay kumikita na 36 times, bawi
balik ng balik, libre pa ang inomo. Diba? Ang sarap? Yes! At kapag gusto mo naman magtayo ng negosyo, dadaan ka pala sa 29 steps. Hindi ko kayo dinidiscourage ha, pero ito po ang katotohanan na kapag gusto mo magtayo ng negosyo, kailangan palang daanan mo to. Lahat ng mga government regulations. To build a traditional business, ito dadaanan mo. Mag-start ka to know your market, maghahanap ka ng kapital, maghahanap ka ng lugar, kukuha ka ng permit, lahat ng klaseng permit, pati electrical, fire permit, lahat yan hanggang sa ma-establish mo. 29 steps. At lahat po yan, habang dinadaanan mo, kailangan nyo ng pera. Kailangan ng malaking kapital. Yan po ang problema sa traditional business. Eh kaso, may pera ba tayo? Wala, di ba? Ang hirap eh, kasi kailangan milyon-milyon. So, kailangan pala, alamin na lang pala natin kung ano yung pwede nating gawin. Paalamin natin kung paano natin mapapalaki ang market natin sa HealthWell para hindi na natin daanan pa yung 29 steps. Kasi dito, maikli lang eh. Actually, apat na steps lang eh. Anong unang steps? Bumili ka, di ba? Sabi sa Growing Right, buy, learn, teach, then be duplicated. Buy, learn, teach, duplicate. Yun lang po yung apat. Pagkatapos, simula na ng pagpasok ng income. Kasi pag nagawa mo yung apat na yan, na master mo, wala kang ibang pupuntahan kung hindi lumaki ang organization mo, and income follows, saving will follows, and achievement will be there. Yung mga achievements mo, mga pangarap mo, mga goals mo, nandiyan. So we have to understand paano natin mapapalaki ang ating market. May tinatawag po tayong generational profile. Yung generation profile, didiscuss ko yan mamaya. Ito yung iba-ibang henerasyon magmula po noon hanggang ngayon. And sa ngayon po, may iba-ibang pag-aaral tungkol po dyan. It is widely but not universally. Kasi pag sinabi mong universal, it's parang law of the universe, parang magiging batas na yon o yun na yung sinusundan na prinsipyo. Dito po, widely agreed lang. Marami po kasing iba-ibang grupo na depende kasi sa culture, depende sa dynamics ng isang bansa o dynamics ng isang grupo. Kaya iba-iba po ang pagkakaintindi nila sa generation profile. So isa-isayin nga natin yan para mas maintindihan natin. Okay? Yan, generational profile. May tinatawag po tayo na limang klase. Okay? Silent Gen. Of course, yung Silent Gen, yan po yung mga nabuhay noong 1945 and before. So, normally po, pag inisip nyo, yung mga 1945, baka yung iba po dyan, wala na nga eh. Kaya nga tawag silent eh, kasi tahimik na. Pero marami pa po tayong Silent Gen sa ating kapaligiran ngayon. Yan po yung ating mga lola sa tuhod, yung ating mga tiya na may mga edad na, yan po. At karamihan po dyan, may mga, ang pag-uugali talaga, ugaling noon. Anong mga ugaling ng Silent Gen? Sila yung pagka lumakad, nagbabaon ng itlog, kasi nakasanayan nila noong unang panahon na talagang itlog ang kanilang binabaon. Kasi nga mahirap ang buhay. Sila po yung ano, nakapagka lumakad sila, yung kanilang tampipi, bubuksan nila yung kanilang panyo, itatago doon ng pera, susukbit dito sa tapos pagka kailangan nilang buksan, yan, kukunin ang pera, pambayad sa jeep. Yun po ang ating mga Silent Gen. Pero ngayon, syempre, mga modern na rin sila. Dahil meron na silang mga wallet, pero hindi nawawala sa kanila yun na nagsusubi. Kaya nga tawag Silent Gen eh. Yung sumunod po, yung mga baby boomers. Sino naman yung mga baby boomers? Yun yung nabuhay from 1946 to 1964. Bakit sila tinawag na baby boomers? Kasi po yung mga baby boomers, right after World War II, syempre panahon ng gere, hirap ang buhay, hindi pwedeng magbuntis, taste talaga. Pero right after po ng ating World War II, nag-boom na. Puro baby na, puro anak na. Sabi nga, kahit saan daw makakarinig ka ng iyak ng bata. Kaya nag-boom. And sa history po,
ang baby boomers po ang pinakamalaki in terms of population during their time, the baby boomers. Yung baby boomers po, sila na po ngayon yung mga managers, sila yung mga may-ari ng kumpanya, sila na po yung mga may-ari ng mga eskwelahan. Talagang hindi lang po nag-boom sila as a population, pero nag-boom din sila as a group. Kasi napag-aral na sila ng kanilang mga magulang, mga silent gen. And sila yung nagtayo ng negosyo, kaya nag-boom. Kaya lang nga, ang masakit, yung baby boomers, kung titignan niyo po ang edad nila, sila na po yung pa-retire na yun. Sila na yung ayaw nang kumilos, gusto na lang mag-retire, mag-enjoy, mag-travel. So ayaw na nila na negosyo. Pero pwede rin po natin silang lapitan para alukin natin ng ating napakagandang product. Kasi kailangan na ng baby boomers ang ating Health Wealth Green Barley. Yes! Now, yung susunod naman po, yan po yung mga Gen X. Maikli lang po yan eh, yung Gen X, born 1965 to 1977. Ano nga yan eh, parang alanganin sila kasi po konti lang sila, yung generation na yan. Pero mga educated po yan. At ang mga tipo niyan, yung pang bago yan bumili ng isang produkto, aaralin munang mabuti, bubusisiin, aanuhin. Kaya kapag ang inyong linapitan ay ganyan ang edad, o galing sila sa Gen X generation, Generation X, dapat paglapit mo dyan, well-versed ka sa produkto, well-versed ka sa marketing plan. Para kahit na anong tanungin nila sa'yo, masasagot mo. Masterin mo yung frequently asked questions. Kasi pagka napansin nila na alam mo sinasabi, that is the only time na magtitiwala sila para bilhin yung product mo. Yan yung mga Gen X, yung parang tipong mga maduda yan eh. Yes, kasi kukonti lang yung mga yan, tsaka mga tipong high profile yan. Yan. Okay, now, eto na. Ito na yung millennials kasi pinag-uusapan na kahit saan naririnig nyo ngayon, millennial. Ano ba yung millennial? Yan po ang pag-uusapan natin. They were born 1978 to 1999. Okay, meron namang ibang demographers o yung mga market researchers, ang sinasabi nila yung millennials daw hanggang 2000. Kaya nga millennial eh. Diba? Millennium, pagpasok ng bagong millennium. Okay, so yan po ang millennials natin. Yan. And isa pang possible ngayon, yung actually sa ngayon po, sila po yung pinakamalaking population. Kaya lang, hindi pa sila ready eh. Ready in the sense na mga nag-aaral pa po ito, yung tinatawag natin Gen Z. Siguro sa iba, either anak ninyo or mga apo ninyo. Okay, now. Pero dyan po tayo mag-focus sa dalawang yan, sa millennial and Gen Z. But for this afternoon, ang ating pag-uusapan ng gusto ay sino ba ang mga millennials. Okay, yan. Tingnan nyo po ha, meron ako ipapakita sa inyo. These are all facts and these are all statistics. Pinag-research po talaga yan. Okay. 12% ng buong population ng mundo are the silent gen. 12% lang pala. Ang masakit, karamihan sa ating mga kliyente sa HealthWell, they belong to the silent gen. So, ibig sabihin, 12% lang ang natatarget natin. Lalong-lalo na dito po sa Pilipinas. Alam niyo po ba ang senior citizen sa Pilipinas ay nasa 12 million lang? Eh, paano? 100 million tayo or 108 million tayo ngayon? So, yung iba pala, hindi natin natatarget. So, kaya nga gusto namin yung maintindihan kung bakit kailangan buksan ang isipan para magkaroon tayo ng bagong market sa negosyo. Ang susunod po yung baby boomers, 24%. So, yung dalawang yan, nandiyan dyan po ang ating market. Kaya lang nga, sila na po yung mga pumapasok dun sa category ng users. Puro inom na lang ng inom. At ang masakit po niyan, syempre, alam nyo naman po, ang mga silent gen. Nangyari po yan kasi sa amin, gusto ko lang iikwento sa inyo, ha? Nung nagsisimula kami, alam nyo po ba na ang aming mga tinatarget ay puro may sakit. Bakit? Sabi, ang ganda ng product eh. Umukay agad sa pagkawala ng bukol ni Alan Denia, bukol buster eh. So, ang ginanap namin, puro may sakit. So, eh, sino ba may sakit? Normally na may sakit, may edad. O, pasintabi po ah, hindi ko sinasabing lahat ng may edad ay may sakit.
Eh, ako rin po, eh, may edad na. Ako, malapit na rin po ako maging, ano, senior citizen, ha? Akala nyo, ano, mukhang ano ba? Mukhang batang-bata ba? Ha? Siyempre, nagpa-product tayo, eh, yan. So, kung mapapansin ninyo po, 12 and 24, yan ang ating napapasok na market. Kaso sila, mga users na lang. So, tignan natin, yung 16%, yan yung Gen X. Tignan nyo naman ang millennials, 24%, at ang Gen Z, 24% din. So, kung titignan nyo po ang population ng buong mundo, ang laki pa pala ng hindi natin natatap na market. So, ngayon, pag-aaralan natin yan. Bakit natin kailangang itap ang 24% na millennial at 24% na Gen Z? Okay, so, yan. Binigyan ko lang po kayo ng background. And kanina, diniscuss natin yung iba't ibang characteristics ng ating mga henerasyon. The baby boomers, the Gen X, the millennials, and the Gen Z. Okay? So, yan. We have to understand the market. Sa Health Wealth po, ito ang katotohanan. 80% of our Health Wealth dealers are users. Sino yung mga users na yan? Yung mga silent Gen and baby boomers. Kaya nga, kailangan magbago tayo ng market. Hindi ko sinasabing iwanan yan. Andiyan pa rin sila. Siservisyohan natin, didelivera natin, kakausapin natin, ipa-follow up natin because client na natin yan. Ang gagawin lang natin ngayon, mag-open ng panibagong market. Yun yung millennial market and soon to be the Gen Z market. Okay? Yan. So, right on target. Tatarget tayo ngayon. Para hindi wardi-wardi. Alam na natin, oh, meron na, established na, tatarget tayo ngayon. Sino ang tatargetin natin? Of course, who are the next generation targets? Yan, ang mga next generation targets natin, yung mga millennials. Sino ba mga millennials? Who are the millennials? Yan, who are the millennials? Ito po, tignan ninyo ha, sa isang pag-aaral sa buong mundo, ang mga millennials ng Indonesia, ng Philippines at ng Russia, yan yung mga talagang grabe. Sila yung gustong maging negosyante. Nakakatuwa dahil dun sa top 3 na gustong pumasok sa pagnenegosyo sa mga millennials, pangalawa po ang Pilipinas. So, ibig sabihin, pag tayo kumausap ng millennial ngayon na Pinoy, malaki ang chance ang magugustuhan nila ang ating negosyo. And mamaya, ipapakita ko sa inyo kung bakit magugustuhan nila ang Health Wealth Green Barley. Dahil nasa karakteristik po yan ng millennial. So ngayon, sa buong mundo, nagkakaroon na po ng millennial takeover. Yan, ipapaliwanag ko kung bakit sila na ang pumapalit. Ha? Tignan ninyo. Yan. Sino ba ang mga millennials? Sila yung age 15 to 35 years old sa ngayon. Sa ngayon, siguro yung basta huwag niyo pang iisipin na kapag nag 36 hindi na siya millennial. Hindi po. Ang ibig pong sabihin, sila po yung born during 19 something. Tingnan natin na. Yon, basta born sila during those years. Sila po yung ating mga millennial na tinatawag. Okay? So, born during 1978 to 1995. Kung minsan umabot ng 1996. Yung iba nga, hanggang 2000 daw eh. 1978 to 1995. Yan. Okay. So, age 15 to 35 years old. Sa Americans, imagine mo, ang Americans, meron silang 300 million. 86 million millennials. Sa Pilipinas, nasa 45% ngayon ang millennial sa ating population. Yan. Sila may mga college degree, they are educated, they are entitled and very, very confident, they have high expectations. Yun nga lang, karamihan po sa millennials, sinatawag na lazy. Bakit sila nagiging lazy pero very passionate? Kasi po ayaw na nilang umalis sa kinauupuan nila. Ang hawak na lang ay puro gadget. Ang mundo nila umiikot na kahit nakaupo lang sila, hawak ang gadget. Kaya ang tawag sa kanila, lazy. Pero grabe, gusto nila ng achievements. Kaya
Kung ma-introduce natin ang negosyo sa kanila, dito pwedeng matupad ang mga pangarap nila at pwede rin silang ma-recognize kasi pwede silang pumasok sa ating mga top network builders. Meron nga po tayong tinatawag na Health Wealth Millennials. Diyan, pwede nating i-introduce yung mga kabataan na talaga namang natuto ng pagninegosyo at gumawa ng mga activities dito sa Health Wealth. Ito yung tinatawag nating Health Wealth Millennials. Meron po dyan, kaya imbitahan niyo po ng mga kabataan. Ganyan ang mga kaidaran, mga pamangkin nyo, kapitbahay, mga anak ninyo, apo ninyo, para mapabilang sa Health Wealth Millennials. Okay? So yan. Yan po ang mga millennials. Ano pa? Narcissistic. Alam nyo, ibig sabihin ng narcissistic, yung me. Kaya nga sila yung me generation eh. Me. I, me, ako. Gusto ko to. Ito pangarap ko. Ako to. Ito ako. Ganun po ang mga millennials. So, ibibigay naman natin kung anong gusto nila. Kasi marami po tayong programa ngayon na para sa kanila. Inaayos po yan. Last year nga, dami nating mga activities sa tungkol sa millennials eh. Kasi yung gusto nila, yung mga latest movies, nakasentro sa kanila. Kaya ang tawag sa kanila, narcissistic. But I believe in a very positive way. Lalong-lalo na po pag-trade sa Health Wealth ang millennial. Nako, makikita niya na magiging nandiyan dyan pa rin yung kanyang kaluguran sa sarili, pero nakakatulong siya. Kasi dito po sa Health Wealth, we always help. Okay? Yan, tech savvy. Ibig sabihin, mahilig sa technology. Mamaya, didiscuss ko yan. Ngayon yan, yung mga general, yan yung universal description para sa millennial all over the world. Now, pag-aralan naman natin, sino ba ang Filipino millennial? A Filipino millennial loves to go into business. Eh, ano ba tayo? Hindi ba negosyo yung offer natin? Eh, gusto nila na negosyo, i-offer natin. Yan. A Filipino millennial loves to save. Eh, pagka makakasave lang sila, pag may income sila. Eh, pag may income sila dito, tinuturuan din natin dahil meron tayong mga trainings on financial wealth and management. Ang Filipino millennial, they love to travel. Actually, ang pag-travel po ngayon, hindi na yung ano eh. Hindi na nga ang millennial ngayon, ha, mga Pinoy. Hindi na yung para pumunta sa ibang bansa. Ta-travel sila dito lang within the Philippines. Yung hindi na kailangan ng passport. Ganyan sila. At mga backpackers yan. Naka-backpack lang yan. Konti ang dala. Travel. Kasi they love experiences. Makikita niyo po yan mamaya. And the Filipino millennial, they love to buy gadgets. Siguro po matatawa kayo kasi may mga anak kayo eh. Na ilan ang cellphone? Ay, naku, grabe. Lagi cellphone na hawak. May iPad na, may laptop na, may tablet pa, merong mga earphones. Makikita nyo mamaya ang itsura nila. Ay, nakakatuwa. Now, a Filipino millennial believes that anything organic or handmade excites them. Mga kaibigan, ano ba ang ating Health Wealth Invite? Hindi ba organic? So, pwede natin i-present sa kanila. Mahilig sila sa organic eh. Okay, mahilig sila sa mga handmade na ano. Eh, ang ating ano ha, local yan. So, makikita nyo mamaya. The product is plant-based. Tignan nyo. Ang Health Wealth Green Barley, plant-based? Yes! In fact, ano tayo? Damo! Magandang damo. Magandang damo para sa kalusugan. Yan ang gusto ng millennial. And made from organic materials. Yung ating, yung laman ng ating bote, naku po, sabi ko sa inyo, puro organic yan. Hindi yan dumaan sa hot process, cold process po yan. Kinatas, tapos ginawang powder, tapos naka-lock in ang freshness niyan. Yan ang gusto ng mga millennials. Kaya, saktong-sakto talaga yung mga produkto natin. And the millennial Filipino loves local. Ladies and gentlemen, Health Wealth International Corporation is a Filipino-owned company. This is a local company. Nagkataon lang na wala pong barley sa Pilipinas, kaya inaangkat po natin. And by the way, i-stress ko po ito. Ang ating ano po, ang ating barley is of the highest quality. Kaya mahal, pinakamahal na quality ng barley po ang ginagamit natin. At nanggagaling po yan sa Utah, USA. From the volcanic soil. Hindi po tayo basta-basta barley lang. Talaga. At makikita nyo naman po pag binuksan nyo yung ating ano, bote. Neng, paabot nga ng bote.
pag binuksan mo yung bote, grabe! Talaga, amoy na amoy mo, amoy damo. Amoy barley, amoy ipa. Tapos pag binuksan mo, binatag mo ganyan, kulay green. Yan, talaga naman. Ang sarap talaga. Lalong-lalo na, amoy pa lang, napakasarap. Pag linagyan mo na, hinalo mo na, ay, gustong-gusto ng bata. Gusto ng bata, gusto ng matanda. So, ayan, oh, kita ninyo, oh, kulay na kulay pa lang po, green na green na. Sarap! Grabe! Pag inalok mo yan sa millennial, magugustuhan ang lasa. Hindi napakasarap, hindi lasang damo. Lasang-lasa talagang ano, yung katas ng barley at yung mga prutas na sinama. Yes! And of course, ang Filipino millennial will go the extra mile to support homegrown brands and Prada. Kaya sabihin nyo lang po na talagang ito ay Filipino company, gusto po yan ng millennial. Yan! Patriotic! Hashtag choose local. Yan ang gusto nila. Kaya i-emphasize nyo lang, Filipino owned. Kesa naman kung papasok ka sa kumpanya na imported o ano, maganda to, Filipino owned. Magugustuhan na yan ng Filipino millennial. A Filipino millennial loves hashtags. Yung mga hashtags nila, no? Diba? Meron sila yung mga kinu-coin-coin na mga. Yan, katulad ng YOLO. Ano yung gusto niyan? You only live once. Yan. Kaya talagang on the go sila. Diba? Meron sila yung mga FOMO. Ano yun? Fear of missing out. Dito naman sa health, wealth, nako, ang hilig. Of course, one family. Yan ang mga hashtag natin. HW 14th anniversary. Hashtag. Okay. Hashtag stand proud, health, wealth. Are you proud? Are you proud, Mami Feli? Yes, Mami Feli. Are you proud? Yes, Mami Feli. Okay. Yan. Mahilig sa hashtags. So, kailangan talaga, we have to target this group of people. Pag-aralan naman natin, bakit natin sila kailangan targetin? At paano tayo makaka-approach sa kanila? Kasi alam niyo po, wala pong ibang sagot sa ngayon kung hindi ang mga kabataan. Youth is the answer. Kasi yan na ngayon ang papasok na bagong grupo. Habang ang mga boomers, baby boomers, na kung saan ako po ay baby boomer, ay malapit na mag-retire, papasok ang bagong henerasyon. Ang henerasyon ng mga millennials, ng mga Gen Zs. Yung mga anak ko po, si Vince is a millennial, yung dalawa ko po ay Gen Z. Kaya nakikitang-kita ko po talaga kung ano yung mga ugali ngayon ng bata. Ano ba yung mga ugali nila? Yan. Sabihin na natin na, talagang ang dami pong advantages ng pagiging bata. Yan, ang sarap ng maging bata, i-reminish natin yan, okay? Advantages of the youth, resiliency, flexibility, energy, they have this, purity, technology, and of course, yan. Yan, resiliency. The youth almost are unaware. They are very capable of healing fast and mabilis silang mag-reset. Ang ibig sabihin po ng resetting, ganito yan eh. Kunyari, na-reject sila. Hindi sila magdadala. Ah, okay po, sige, we go to the next. Na-reject, we go to the next. Eh tayo, ma-reject lang sa mana ng loob natin eh, di ba? Oh. Tapos mahilig sila sa mga, ano yan, mahilig sila na mag-jo-join ng mga kung ano-ano. Mahilig sila sa mga paraffle, mahilig sila sa mga bagong gadgets, yan. Ngayon, oh, talking of raffle, naalala ko po, ah, gusto ko pong i-remind yung mga tao na bumili po sa the month of August at nanood ng Zoom. O yan, nakita ko si Jacqueline, na bumili yan. Sino pa yung mga bumili? Si Van Calapano, bumili yan. Month of August, ha? Lahat po ng bumili at nanonood kayo ng Zoom, you will be entitled to raffle tickets. But you have to notify the office. Ngayon, bibigyan namin po kayo ng pagkakataon na tumawag sa customer care, ibigay ang pangalan ninyo kung ilan ang binili nyo. Bakit kamo? Kasi po, kapag ka meron kang raffle ticket, may binili kang isa, meron kang isang raffle ticket. At ang sponsor mo may isa. Pagka tatlo binili mo, may tatlo kang raffle at ang sponsor mo may dalawa. Pagka pito ang binili mo dahil ikaw ay nag 7 plus 1, meron kang pitong raffle ticket at ang sponsor mo may tatlo. Ano po ang pwedeng mapanalunan na iraraffle ko mamaya?
eto po. Dahil tuwan-tuwa ako for the month of August, it's my birth month, birthday ko po last August 21, magpaparaffle po tayo ng isang laptop mamaya. O, sino gusto manalo ng laptop? Yan, talaga naman. O, Myla, kung bumili ka ngayong August at nanonood ka, i-notify ang customer care ngayon na bumili ka niyan. Machi-check namin kung ilan ang binili mo. Okay? Para po, mapasali kayo sa raffle mamaya. Okay? Yan. And of course, syempre masaya ako ngayon, magpaparapo din po tayo ng hash prices mamaya. Mamaya ko na i-announce. Okay ba yun? Thumbs up nga tayo, thumbs up. Okay, maraming salamat po. Yan, si Eugene ng Order Right. Yan, okay. Now, balik po tayo. Very resilient ang ano, ang isang millennial. Ang millennial kasi, ano yan eh, hindi yan maramdamin. Madaling mag-adjust, madaling maka-adapt. Bakit? Kasi para sa kanya, ang laki ng opportunity. Para sa kanya, the world is her business. The world is open to anybody. Kaya para sa kanya, eh ano ngayon, kung ayaw mo, pwede naman akong gumawa nito. Pwede naman akong mag-alok ng iba. So hindi sila maramdamin. And para silang bamboo, madaling maka-adjust. Eh tayo, ma-ano lang tayo, ma-reject lang tayo, hindi lang tayo sinamahan ng ating ini-invite, galit ka na. Sila hindi, ah okay lang po, go to the next. Kasi para sa kanila, ang laki ng mundo. Okay, now, ang mga kabataan ngayon, they are very, very flexible. Madali silang maka-adapt. Very, very flexible. Tingnan niyo po ah. Ang dali nilang makahanap ng opportunities. In fact, sa ngayon, 45% ng workforce, ibig sabihin, yung mga nagtatrabaho ngayon, ha, na nasa gobyerno at nasa private sector, 45% po niyan ay mga millennial. Ano ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin, they have the buying power, they have the buying capacity, at madalas, sila na po ang nasusunod pagdating sa authority sa bahay. Kasi sila na yung may trabaho eh. Katulad niyan, alam mo, sasabihin, anak, pag bonus mo ha, bilhan mo naman ako ng washing machine. Ano sasabihin ng anak? Yes, ma'am, pag bonus ko. Why? Sila na yung may trabaho eh. Sila na yung nagpapatakbo ng pamilya. Sila na yung sumusuporta. Ibig sabihin, sila yung may authority to buy, they have the capacity to buy. So, magandang market kasi may pera. Okay, yan. Ganyan ka powerful ang millennial. Nung nakaraang election nga po, ang sabi, malaking porsyento ng population natin, bumoto talaga, ay millennials. So, sa eleksyon, inaasahan sila. So, what do you think kung business ang i-represent mo? Sigurado, maaasahan mo na mag-jo-join yung mga yan. Maipaliwanag lang ng tama. Okay? Now, okay. Yan. Tingnan nyo ha, ito yung attributes na gustong-gusto nila. Gusto nila, healthy sila. Tingnan nyo ha, i-compare natin ha, yung limang henerasyon. Sa limang henerasyon, tingnan nyo, sino yung ang concern niya ay yung health. Gusto niya, maganda ang health niya. Mga millennials. Grabe. Eh, yung silent gen, minsan wala nang ang pakialam yan eh. So, pag tinignan mo yung silent gen, ay yung millennials at ang Gen Z, 33-30% po. Lahat yan, gusto nila, ang attribute nila, ang kanilang paniniwala, they should be healthy. Very, very important sa kanila. At ang mga millennials, they are very much willing to pay the premium. Ano ibig sabihin? Okay, magbayad. Gusto magbayad. Willing magbayad. So, tignan ninyo, ha? Yan. O, yan. O, yung silent gen, 15% na lang. Ang baby boomers, 23%. Tignan nyo ang Gen Z at ang millennials, 31% and 29%. They are very much willing to pay the premium. Yan. So, talagang, kasi bakit? Sila yung may pere, sila yung ano eh, sila na yung authority ngayon eh, sila yung nasa workforce, sila yung nagtatrabaho. And ang mga kabataan, they have the energy. Ako talaga, totoo po yan, the energy. Tingnan nyo ha. Yan, yan. O, nasa ng energy level.
nandun sa Millennial and Gen Z. Ang Silent Gen, nako, 8% na lang. Ang gusto niya, nasa bahay na lang, manunod ng TV, manunood na, makikinig ng radyo. Pero para yayain mo pa, punta ka sa attend ang seminar, attend ka nito. Wala na po. Hindi na po nila ano yan. So, mostly of our clients na mga Silent Gen, Baby Boomers, sila po yung mga gusto users nila. So, kailangan nating medyo baguhin yung ating tinitignang market. Yan. Of course, tingnan nyo ha. They love to travel. Yan. Pati na mo ha. They love to travel kahit saan. Iba-ibang lugar. Gustong-gusto nila yan. Kaya masama loob nila ngayong pandemic eh. Kasi hindi sila makatravel. Pero hindi nawawala sa kanila yan. In fact, alam niyo po ba, nagkaroon pa nga ho ng mga travel packages ang mga airlines. Nagkaroon ng budget travel. Bakit? Kasi ang kanilang bagong tinarget na market, yung mga kabataan. Nagkaroon ako, ito yung ano, package para sa inyo. Mga backpackers, pati kung saan kayo pwede tumuloy ng mga budget hotels. Ginawan po ng ganyang packages. Yan po ang ginawa ng mga tourism organizations, mga offices, para ma-cater ang needs ng millennial. So tayo ngayon, anong gagawin natin? Iisip din pala tayo ng packages para sa kanila. At isa sa package na pwede nating i-offer sa kanila, sa Health Wealth, merong travel incentive. Diba yung travel, yung ano natin, VTE. So, pwede nating introduce sa kanila. Ang gusto mong makatravel ng libre, ito. Now, travel packages. Mahilig din po sila ng mga festivals, mga music festivals. Ah, sigawan naman, sigawan. Sino pong familiar sa BTS? Diba? Korean, yung mga Korean pop, gustong-gusto ng mga kabataan natin yan, ng mga BTS na yan. Ako, tsaka yung mga Pink, ano pa yung iba? Erica, ano pa yung mga iba natin? Ang dami. Ah, hindi ko na alam kung ano pa. Kasi naririnig ko lang sa anak ko, BTS, solid BTS sila. Yung mapagka nakinig ka, wala ka nang maintindihan kung yung, sigaw lang ang sigaw, pero sila naman tumatawa ng tawa. Hindi ko maintindihan. Pero yan po ang kabataan eh. Music festivals. Yan. And of course, sa mga kabataan, meron silang purity. Purity sa kanilang pag-iisip. Pagka meron kang inintroduce, parang ano yan eh, ano, yung parang alam mo yung brain ng bata. Pagka wala pang laman yan, kahit na nung ipasok mo dyan, absorb ka agad yan. Kaya pag tinuruan mo yan ng negosyo at ng ganda ng produkto, absorb agad yan. At grabe, kayang-kaya niyang i-express yan. Purity of thoughts. Yan. At yung belief niyan. Pag nakuha mo yan, ang loyalty. Grabe. Ibang klase. So, sila, tingnan nyo ha. Kapag namili ang mga millennials, tingnan nyo po. Yan. Tingnan nyo. They want to try new product. Gusto. So, kung para sa kanila bago ang Green Barley, hindi pa naririnig, gawan nyo po ng programa kung paano nyo maipapaliwanag ng simple na naa-attract sila dito sa product natin. Yung mga binanggit ko po kanina. Kasi they want to try. At pag na-try nila yan, ako. Samantalang ang mga Silent Gen at ang mga ano po, yung mga baby boomers, may loyalty, sobrang loyalty. Ay naku, anak, 20 years ko nang ginagamit ito, hindi ko napapalitan itong vitamins ko. Ganyan. Pero ang mga millennials, hindi po. They want to try new products. Kitang-kita eh. Tingnan nyo sa survey. Yan. And they are the biggest shopping spenders. Sasabihin mo lang sa kanila, this is local, this is Filipino made, this is Filipino owned company, this is organic. Susubukan nila yan kasi new product. Pagkatapos, pwede silang bumili. Lalong-lalo na yung mga nasa call centers, mga napupuyat, pwede nating introduce yan. Karamihan ang nasa call centers po, millennial. So, may bago tayong market. Nakaka-relate kayo? Para sa inyong mga apo, yes, si Ate Feli, Mama Elena, nakaka-relate para sa inyong mga anak, apo, di ba? Yan ang mga ugali po ng ating mga millennials, the biggest shopping spenders. Okay, sabi nga, they are savvy shoppers, yan. Tapos kapag may budget sila, pag meron silang pera, nag-a-allocate sila 89%
of them nag-allocate talaga ng budget. They will create a budget pag nagustuhan nila ang isang bagay. Kailangan lang maintindihan nila na this is a very good product, this is Filipino-owned, this is organic, this is plant-based, this is good for the health. Kasi yun ang gusto nila eh. At the same time, this can give you livelihood or source of income. Sideline. Pag naintindihan nila yan, sila mismo magtatabi para dito makabili ng isang prangkisa ng HealthWell head. Okay? So, 20%, they will stick to it. Okay, yan. Ito na, nandito na. Ito yung pinaka, siguro kung meron tayong maide-describe sa mga millennials, ito yun eh. Yung technology. Tech, sabi nga sila eh. Talaga naman, pagdating po sa, ano ha, sa mga gadgets. Nako, tignan ninyo. Sila yung very, very active pagdating sa social platforms. Ano ba yung mga social platforms? Twitter, Instagram, FB. Sa lahat ng yan, FB ang pinaka-popular. Pero ang dami po talaga na nag-Instagram at nag-Twitter din sa mga millennials. Yan, tingnan nyo, active users talaga sila, oh, yung Gen Z and millennials. Makikita rin po yan, tingnan nyo ha. Tingnan nyo mga itsura nila. Diba, napansin nyo yung mga kabataan? Meron ng headphone, meron ng, may ano lang dito, may nakasabit na bag, punong-puno ng laptop, ng gadgets, ganyan. Tapos may hawak dito, ilan ang hawak ng cellphone. Hindi ko na maintindihan. Sabi ko nga eh, lahat ba yan magagamit mo? Sabi ko sa anak ko, eh hindi mami, I need this eh. Okay. So kasi yun eh, yun na yung, ano nga yun eh, yun yung, hindi fad eh. Yun na yung generation nila eh. Yun ang gusto nila. At yung mga Gen Z, ganyan din yan. Ang dami-dami. And dyan po ang buhay nila. Kasi dyan umiikot lahat pagdating sa technology, pagdating sa mga gadgets. Yan. And they are the heaviest mobile users. O, tignan ninyo. Yung blue, kung mapapansin nyo, yan po television. Yung ano gold, yan yung mobile phone. Yung yellow, yun ang mobile phone. Tignan ninyo po. O, sa TV, natawa nga ako dito eh. Silent generation, nang ang population nila 90% po sa TV naka-glued in. Talagang nakatutok sa TV, hindi mo na mapaalis. Cellphone, eh, hindi nga ako marunong, iba sa nag-ring sasagutin ko, pero hindi ako marunong mag-operate niyan, sasabi ng mga lola natin, di ba? Pero pagka pinahawak mo ang mga ano, mga millennials and Gen Z, naku po, ang bilis. Kahapon lang po ah, ito personal experience ko. Habang ginagawa ko po tong module, maghapon po ako nag-ikot-ikot-ikot dito. Nung Sunday, ikot. Ang tagal. Tapos tinawag ko na yung anak ko. Alam niyo po yung hirap kong i-adjust, i-ayos yung module ko. In 15 minutes, walang sinabi yung isang araw kong inikot-ikot ang aking computer. Sa kanya, 15 minutes. Oh, paano mo ginawa yun? Ano lang? Ganyan lang, mami. Oh. Ang bilis. Kasi ganun po sila. Mahilig talaga. Kasi elementary pa lang, lahat nakahawak na ng computer. Eh tayo, kailan pa tayo humawak ng computer? College or ano na, nagtatrabaho na? Eh ngayon, grabe. Noong araw, ang camera nakahiwalay. Ang flashlight nakahiwalay, di ba? Ang telepono nakahiwalay. Iwahiwalay yan, so ang dami mong dala. Ngayon po, sa isang gadget, nandun na lahat. Nandun na pati editing, pati ano, andun na lahat. So, ganyan po. At ang nakakaintindi po niyan, ang ating mga kabataan. Yan ngayon eh, kapag hindi tayo sumabay, mapag-iiwanan tayo. Okay? Tingnan nyo ha. Tingnan nyo po ito. Ito, dito ako na ano eh. Kasi, nakaka-addict talaga pala ang paghawak ng cellphone. Gano'ng karaming beses ka nag-o-open ng cellphone. Siguro sa mga matatanda, oh, ako kasi kung kailan lang, ay, maalala ko, minsan nga gabi ko na nabubuksan eh. Alam niyo po ba, mga kabataan, 150 times na binubuksan. Konting kibot, kahit kumakain, yan, bukas. Tapos, mamaya na naman, bukas na naman. Ganun ang ganun. Tigilan mo nga, kumain muna tayo. Sinasabi ko sa mga anak ko. Kaya ang rule nga po ni Mel, walang cellphone sa lamesa. Para naman makapag
usap-usap kami. Kasi kapag may cellphone, wala na, nandun na. Tapos naka-earphone pa dito. May sinasabi ka, di ka marinig. Tapos gaganunin, ano yun? Minsan gusto mong batukan eh, nakakainis eh. Pero yun po ang view na ngayon eh. Di ba? Do you agree? O natatawa kayo? Totoo po yan ha. Kaya yan ang ano eh. Pero we have to understand them. Lalong-lalo na sila yung ating tatargetin ngayon. Kasi mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit. O tignan nyo. Ito ha, ang hilig nila ng mga shareable experiences. Ano ibig sabihin ng shareable experiences? Ayan. Lahat. Kukunan. Grabe. Kuha ng kuha. At ano mo pa? Konting kibot. Kuha. Nakakatuwa nga po eh kasi tinan mo ha. Eto. Dito ko anong-ano. Dahil ang buhilig po nila kumain. At hindi lang yan. Pagkakain sila, lahat kukunan. Kung lima yung ulam, lahat iisa-isahin yan. Pagkatapos, ipopost. Sabi ko, sino? Paano yan? Basta mami, post. Kinain nila, post. Meron pa nga, kukunan. Kahit isang araw, nakita ko isang buong manok. Linuto ni Weng Valles. Pagkatapos niyang kainin yung manok, pinakita niya naman isang plato ng puro buto ng manok. O, ito nyo naman, pati na yung pinagkanang buto, kinunan pa. Ganyan po mga millennial. Eh, si Wenko, millennial yan eh. Kaya talaga naman. Tapos ipopose. Nakakatuwa. Minsan, nakakainis. Pero wala po tayong magagawa. Kailangan po natin intindihin ang ating mga anak, ang ating mga kabataan. Lalong-lalo na at papasok na sila sa ating negosyo. Yes. Yan na yun. Yan. Ako lahat nakaganyan. Oh. Ito makakatuwa. Tingnan nyo to. Oh. Ano ginagawa nila? Nasa isang lamesa. Magkakatabi. Pero hindi nag-uusap. Lahat nakadukdok ang mukha sa cellphone. Minsan nag-uusap, pero hindi bubuka bibig. Nag-uusap sila. Sila-sila nagsasagutan sa ano, sa post or sa nag-chat, sa mga messages, ganyan, sa messenger. Kaya ang tawag sa kanila ay alone together. They are together, pero para silang alone. Kaya minsan, iisipin mo eh, pagka rinireminish mo na yung mas masarap pa rin pala yung buhay dati. Kaya alam mo, wala na ho tayong magagawa. Ito na ho ang panahon ngayon. We have to adjust. We have to accept it na ito na yung kapanahonan ngayon. And we have to adjust. Kailangan po kung gusto nating lumaki ang ating grupo, ang ating organization. Yan. Ito po, ating na nyo. Yung salitang selfie at groupie, ngayon po, accepted na ng Webster Dictionary. Dati po, walang salitang ganyan. Dati, tinanggap yung jegemon. Dati, wala yan. O, tinanggap na. Pero ngayon, selfie. At konting kibot, selfie. Ang gagaling nilang magsi-selfie talaga. Iyon ang buhay ngayon eh. Pati nga tayong mga may edad na talagang nakiki-selfie. Bakit? Kasi kailangan natin mag-post eh. And napansin ko po, dito po sa HealthWealth, yung grupo po ng mga onliners, sila po yung namayagpad ng gusto lately kasi talagang nag-focus sila sa pagiging sa online business. And nung dumating ang pandemic, ready sila. At karamihan po ng mga onliners, mga millennial, puro nga lang mga kababaihan. Yan, may istorya po dyan sa selfie. Akala ko, biruan lang. Kasi ang sabi, may nahulog daw. Dahil kaka-selfie. Nung i-research ko po yan, sa India alone, 151 na ang nahulog sa mga bundok-bundok. Kasi talaga namang ang ganda ng background, kukunan, eh hindi alam, nahulog na. Marami pong namatay kaka-selfie. Eh mabuti na tayo ang selfie-selfie natin dito-dito lang. Eh minsan yung iba sa Grand Canyon magsi-selfie. Kasi nga mahilig sila mag-travel eh. Bawat puntahan nila, selfie. Kuha. So, tapos groupie, yan. O groupie. Ano pa yung, ano nyo, saan sila nag-groupie madalas? Sa loob ng elevator. Sasakay lang ng elevator, mag-cellphone pa ng ganun. O, di ba? Tama, Erica. O, natatawa siya kasi yan ang ginagawa po talaga ngayon. And kailangan nating intindihin sila. Yes, yan. So,
Mga kaibigan, darating po ang panahon, talaga, whether we like it or not, ang ano po, ang ating panahon ay lilipas. Tayo, yung mga nasa silent gen, mawawala. Yung mga baby boomers, pa-retire. So, kinakailangan talaga, mag-isip tayo, paano natin may pagpapatuloy ang ating negosyo? Paano natin may pagpapatuloy ang paglaki ng grupo natin? Kailangan din talaga i-introduce natin ang negosyo sa ating mga kabataan. Yung Gen X, Gen Y, Gen Z. The youth will fill in the senior positions. Kahit po sa gobyerno eh, and kahit sa private sector, makikita mo yan, marami ng baby boomers ang pa-retire. At ang umaakyat na ngayon, dun sa ladder of ano positions, yung mga millennials na, yung mga papasok na mga Gen Zs. Dito po sa atin, mangyayari yan. Kaya kinakailangan din talaga, anuhin na rin natin. Isipin na rin po natin sino-sino sa mga kamag-anak natin, pamangkin natin, anak, mga kapitbahay na walang ginagawa. I-introduce po natin ang ating negosyo. Kasi dito, pwedeng matupad din nila yung kanilang mga pangarap. At pwedeng-pwedeng sumabay sa takbo ng panahon ngayon. Target the youth, and because they will be the next generation HWIC leaders. Naniniwala po kayo doon? Yes. Totoo po yan. Nung nagsisimula kami, puro may sakit ang aming tinatarget. At ang may sakit, yun ay normally matatanda. So, nakakuha po tayo. Kaya lang, yung mga matatandang yun, meron na rin pong nag-retire, meron na rin pong nawala na, nag-expire. So, ngayon, naghahanap na naman tayo ng panibago. Pero, ang pag-approach po natin sa kabataan ay hindi dahil sa sakit, kung hindi dahil pwede silang maging healthy. Dahil yun ang gusto nila, to be healthy. And at the same time, while being healthy, they can be also wealthy. So, what legacy do you want to leave behind? Ang legacy po natin dito sa Health Wealth, our way of life is always to help. So para po sa ating mga kabataan, mag-introduce po tayo ng isang pagbabago. Pagbabago na magbibigay sa kanila ng magandang health dahil ang ganda ng produkto natin. Ma-empower sila kasi dito tuturuan sila kung paano maging isang leader, paano maging isang negosyante, at paano maging isang achiever. So, empowerment. Dito, isang bihikulo para ma-achieve nila yon. And at the same time, dito, binibigyan natin sila ng pagkakataon para magkaroon ng magandang kabuhayan, magandang negosyo. At pag nangyari po yan, they have good health, they are empowered. They have a very good business, a good livelihood program through Health Wealth. I tell you, ladies and gentlemen, they will be the pride of our country, the Philippines. So, sana po meron kayong natutunan kahit papano sa ating bagong market ngayon, ang mga millennials. Ladies and gentlemen, see you all at the top, together with the millennials, and let us all stand proud, Health Wealth. Magandang umaga at maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. Okay. Meron bang natutunan? Ayan. Nandyan si Horderay, Jem and Beth. Ayan. Ayan. Marami po tayong mga, magbibigay po ako ng Health Well, ng early bird promo. So, we have 27 early birds. Ngayong September 1, unang araw ng buwan ha, pero ang aga-aga nitong mga to. Okay, babasahin ko lang po ng mabilis. Power Levy Payas, Aces Eddie Pedregal, Aces Jenny Bufete Antipolo, Aces Jessa Ramelo Antipolo, Aces Leonard Canotal Antipolo, Aces Vicky Canotal Antipolo. Caps Lourdes Olaso, UAE, si Ma'am Lourdes Caps. Sonia Dizon from Marikina. Fighter Jacqueline Villegas, kaka-birthday niya lang. Horderay Charito Pahariliaga, Cavite. Horderay Eugene Ato, Tansa. Horderay Lex Sulidum ng Cavite. Horderay Ann Canaliha from Laguna, invited by Wilma Villegas. Horderay
Erma Celso Laguna, or did I Jessie Yazol Laguna, or did I Veronica Peria ng Laguna. Yung limang binanggit ko po, all invited by our service center owner ng Laguna, Wilma Villegas. Phoenix Jeninin from Pasig. Power Jocelyn Sabinay, Bulacan. Power Nyema Fuentes from Cebu. Power Donna Fuentes from Cebu. Kumusta kayo dyan sa Cebu? Power RC Perez ng Bulacan. Power Benita Martin, Bulacan. Power Carlos Gaborno ng Riyadh. Power Hilary Mananla sa Cebu. Power Imelda Ramos ng Bulacan. And Horderay Bilet Pinuela, Horderay Rose Ann Ramos ng Laguna. Lahat po ng binanggit ko, makakatanggap po kayo ng Lumina Soap. Galing po sa ating, dito, sa ating magnapakagandang produkto po ng ating kumpanya. Now, makukuha niyo po yan through your uplines, through the service center owners na pumupunta dito, or kayong po mismo. Nandiyan dyan lang po yan. Naka-record po. Ito po, recorded yan, kaya hindi mawawala. Okay, yan. Now, meron din po tayong tatlong pipiliing Smartie for today. Mga Smartie, sino ba yung mga Smartie dyan? Yung kanina pa talaga naman, pag sinabi kong palakpak, papalakpak. Pag kumaway, kakaway, of course. Oh, from Horderay, si Doris Dorotea Dorado. Congratulations, Smartie awardee. From Cubs, Lourdes Olazo. From Power, Benita Martin. Congratulations, tatlong Smartie awardee po natin. Okay. Beauty! Ito talaga naman, walang kapupas-kupas. At totoo naman po, napakaganda at napakasexy. From Fighters Group, si Miss Jacqueline Villegas. Palakpakan natin, Miss Beauty! Guapi! Meron po, of course, from Fighters Group ulit, Jonathan Gatdula. Congratulations, Guapi, from Fighters. And meron akong Speaker's Choice. Dalawa. Ito yung, sige nga, patakbuhin natin para makita ko naman sino yung mga very, very active kanina pa. Yes. Okay, si Erm. Okay? Sino pa? Patakbo natin. Hindi ko makita na. Yan. Yan yung mga very active natin na, oh, from Eagle Swings. Balik mo ngayon sa Eagle Swings. Yan. Thank you, ah. Yan, si Eagle Swing, si Gina Torrens, yan ha, kasi kanina pa yan, talaga naman, kaway-kaway siya, yan, kaway-kaway, and very, very, participative, hello Gina, yan, okay, yan, sino pa, okay, yan, sino pa, atin, yung nakita kong very participative talaga. Yan. Yan. Sino? Ganun mga please, mahanap tayo. Yan. Sino? Yon. Ibalik mo nga doon. Yon. Si, of course, sa Fighters. Very, very active. Si Irma. Fighter Irma. Yes. Congratulations, ha? Yan, talaga naman nagpa-participate po. Now, okay. Marami po tayong mga maraming mga nag-participates. Oh, meron pa bang hahabol para dun sa raffle ng laptop yung mga bumili during the month of August, at ngayon iraraffle natin isang laptop. Okay, nasa na yung ating ayan. Ito yung sa laptop. Asan yung sa ano? Yung mga umattend ngayong araw na to. Ayan. Ito po yung ano sa laptop, okay? Aalugin natin mabuti, ha? Mamaya, kukunin natin yan. Lahat ng mga bumili, nag-participate. Ayan. Okay. Now, bago ko iparapon yung laptop, kasi baka may mga gusto pa pong humabol sa inyo, magpaparapon din po tayo ng cash. Okay. Paparapon ako ng 6 na 500 pesos. Gusto nyo? Gusto nyo na raffle?
O, sigurado yan, mananalo na tayo. Yes! Tita Myla, yan. Si Melanie ng Horderay. Power Magdalena, okay. Horderay Pasita, okay. Power, kumusta ang mga taga Cebu? O, yung mga taga Iloilo, kumusta? Okay. O, si Trooper Giovanni. Kumusta, Giovanni, ha? Alam niyo po yan, si Giovanni, napakasipag po niyan, bata mo yan, grabe. Palagay ko, ano si Giovanni? Millennial, no? Millennial ka, Giovanni, right? Millennial, yes. Araw-araw po, meron siyang dinidiliberan, meron siyang kinakausap. Ay, naku, grabe. And tag-work po siya dun sa Leyte. Siya po ay doon po nagne-network sa Leyte. Minsan tumatawid na iba't ibang Samar, Southern Leyte. Napakasipag po. From Troopers, the pride of Leyte. Yan, si Giovanni. Now, paparapol tayo ng... Yan, hello girlie! O, katabi mo sino? Si Abigail? Yan, mga nanonood. Yan. May si Caps Marilyn Ellison. Kumusta po kayo? Yan. Kasi hindi ko naman mabati lahat kung sino lang yung makita ko at mabasa ko. Yan. Okay. Jean Penides ng Achievers. Yan. Isang abangan nyo po yan kasi meron po kaming siniset up ngayon ng mga regional speakers. Isa po si Jean Penides sa tinitignan namin na pwedeng maging speaker mga Ilonggo speaking. Ang paghahatian po ganito eh. Ilocano speaking para makapagpa-seminar tayo na ang dialect Ilocano. So lahat ng mga Ilocano speaking pwede nating paatinin doon sa Zoom natin 'yon. Ngayon meron din po tayo yung Ilonggo speaking, Visayan speaking and Bicolano speaking. Kasi yung Tagalog, pwede naman dito po umaten sa ating regular Zoom. Meron po kasi tayong mga kababayan na hirap pagka-Tagalog ang pinakikinggan. So, bakit hindi natin ayusin? Magkakaroon tayo ng puro Cebuano. Yung mga speakers coming from the Visayan region. Yung mga Ilonggo naman, coming from Panay region. Para lahat ng a-attend, makakaintindi. Naintindihan nila eh, puro Ilonggo eh, di ba? Mas madaling maintindihan. Yung mga Ilocano, puro mga Ilocano magsasalita, mas maintindihan ng mga kababayan natin Ilocano. And yung mga Bicolano rin. Okay. Kaya ako po nabanggit si Jean kasi pinipili po natin siya na isa sa speaker natin, Ilonggo speaking. Okay? Yeah. O yung mga gusto maging speaker, regional, magsabi lang po kayo at isasama po namin kayo kasi maganda po na ang dialect nyo ang nagsasalita, ang ginagamit. Okay? Yan. Para po sa ating 6 na 500 from Power Group Wilfredo Abasto from Quezon City. Horderay Willie Restore from Cavite. Andyan? Pareho? Willie Restore, Cavite, 500. Congratulations po. Onliner, Dalia Pahamtan, Batangas. Onliner, Batangas. Okay, nandyan? Onliner, okay. Horderay, Lu Capoy, Laguna. Bagong invite. Yes, Lu Capoy. Nandyan? Yan. Congratulations sa Wilfredo Abasto, Dalia Pahamtan, Wilfredo, Willie Restore. Yan. Now, tatlo pa. Ilan pa? Dalawa pa. Yes. Alugin natin. Yan. 500 pesos. Power Irene Jaisel Mirasol. 500 pesos. Congratulations. Nakita ko si Irene kanina. Yes. Yan. Hello, Marshall. Hello, kumusta? Yes. Isa na lang. The last. Power Rowan Mark Evalier from Taytay. Power Rowan Mark Evalier. Nandiyan pa ba? Rowan Mark Evalier. Congratulations. Andyan. Wow, talagang hindi sila umalis. Tingin ko mga kabataan to lahat. Mag-imbita ba kayo ng mga kabataan? Yes, so meron tayong 6 na winners ng 500 pesos.
Congratulations! Okay. Ready na para i-bunutin natin yung para sa laptop. Yung laptop po na i-ano natin is an NEC laptop. Para po sa mga bumili. Ayan. Ito po yun, ha? NEC. Congratulations kung sinong mananalo. O, Josie, na bumili ka. Meron ka na ba raffle ticket? Yes. Sino pa? Sino pa? Ganun mo nga, sino yung mga raffle ticket dyan? Ito na, dito na tayo sa maliit. Ito yung mga qualifiers. Ang dami yun. Yan. Okay. Yan. Yan. Alog-alog. Yan, yan. Wala nang papasok ha, wala nang sasali. O, ito na po. The winner of our laptop for the month of August. Congratulations! Siya po ay lalaki. Wala eh, wala. Hindi malalaman natin kung tignan mo nga kung saan ko po. Nandiyan. Oo. So, aalamin natin po ah, para kasi isang laptop po ito. Siya po ay lalaki. Yes. Nagsisimula po sa letter D ang kanyang pangalan. Sino kaya? At nagsisimula sa letter S ang kanyang apelyido. Sino kaya yon? So, gusto ko lang malaman from kung kaninong grupo bago ko po i-announce. Yan. Yan. Kinukuha po ng ating napakagaling na mga sekretaryat. Yan. Malaman din natin kung ilan ang kanyang binili. Isang laptop ang mapapanalunan. Tingnan. Sinicheck po natin eh kung ano. Executive. Asan siya? Alamin mo nga kung anong grupo. Okay, bumili nung August 13. Nag-executive entrepreneur. Ibig sabihin, 7 bag po ang kanyang binili. Siya po ay may dealer number. Okay? Dealer number 2, 2, 1, 7, 3, 0. Bumili nung August 13. Congratulations po, Mr. Domingo D. Santiago. Eto po. Yan. Hindi ko lang po alam kung anong grupo. Pinapacheck ko pa po. So, congratulations po. Kayo po ay nanalo ng isang laptop. Bumili ng executive entrepreneur. Ibig sabihin, 7 bag. Okay. Kaya alam nyo, talagang dapat talaga nagpa-participate sa mga programs ng company. Tignan nyo, grabe naman ang binigay na kapalit. Yan. At magagamit niya sa kanyang pag-network ngayon. Magagamit ang gusto sa kanyang pag-iimbita ng mga millennials, mga kabataan. Congratulations po, Domingo Santiago. Chinecheck pa po ngayon kung saan po siyang grupo. Domingo D. Okay. Wala siya ngayon, pero siya po ay nanalo. At dahil ang ating rule po ay kahit wala po, hindi nanood ngayon, pero dahil bumili at rin-report dito sa amin sa customer care, congratulations, Mr. Domingo Santiago. Okay. From Bulacan. Andiyan ba si Emma? Anyway, basta't ang mahalaga, nanalo siya. Okay? Hindi po natin yan papalitan kasi talagang siya yan. Okay? Hindi po, hahanapin lang po namin kung saan ang grupo niya. Okay? So, congratulations po. Okay? So, para dun sa mga hindi na nalo, okay lang. Ang mahalaga, mapalaki natin ang ating grupo. At isa sa pamamaraan para lumaki ang ating grupo ay mag-imbita po tayo ng mga kabataan. Meron na po tayong Health Wealth Millennials. Nako, sigurado yan. Maraming papasok ngayon kasi naintindihan nila kung paano mag-isip ang mga millennials. So, bakit parang
May mga gumaganyan, may mga ano, nangingiti. Gusto niyo pa ba? Oh, Power Benita Martin, nanalo ka kanina, 'di ba? Oh, ba't nangingiti-ngiti? Yan. Power. Oy, hi Archie. Yes, from ano, Power Medics, si Archie. Kumusta Archie? Yes. Yan, alam niyo po napakagaling din magsalita niyan. Ang galing mag-MC niyan. Kaya aantayin ko 'yan, magsasalita yan dito. Isa sa magiging sharers natin. Yan, abangan niyo po araw-araw, ah, every Monday, Wednesday and Friday, meron po tayong mga health and wealth sharers. At kung meron po kayong mga gustong patotoo na sabihin, tawagan nyo lang po kami. Papraktisi namin kayo bago kayo isalang dito. Okay, okay. Ah, ano? May sumisigaw, oh. More? O sige, magdadagdag pa ako. 2,500 pesos. Okay ba yon? Okay ba? O, thumbs up tayo, thumbs up. Yan. Okay. So, ano ulit? Ah, okay. Ah, hindi po pala 2,500. 2,000 pesos. Yan po. Dahil natuwa po ang aking asawa, magpaparapod na po siya ng 2,000 pesos. Okay? Okay ba? O sige, isama na rin natin yung 2,500 ko. So, ang ibubunutin natin, 2,500, 2,000. Palakpak muna tayo para sa health care. Yes, palakpakan tayo. Okay. So, bunot tayo. Dito tayo bubunot. Bunot sa mga umaten. Yan. Kasi mas malaki po ito. Ito po yung mga kanina. Yan. Para. Yan. 500 pesos! Sino ang mas swerteng mananalo ng 500? Nakinig lang. Natuto na. Nanalo pa ng 500. Of course, from Horderai Group, Myla Sumaya, Laguna. Congratulations, Myla. Yes. Uy, palakpak ng palakpak si Justine. Nanay mo? Yes. Okay. Now, pangalawang 500 pesos. Yan talaga ang nagiging benefit ng nagpa-participate. Power Raul Rivera ng Bulacan. 500 pesos. Congratulations, Raul. Nandiyan dyan pa ba si Raul? Okay. From Power Group. Yan. Horderai Bernie from Pampanga. Okay. Invited by Jingle Serrano. Yan. Bernie Pampanga, congratulations. Horderai Group from Pampanga, nanalo. Down na ano po, invited ni Jingle Serrano. Yes. Oh, sino kaya ito? Anong grupo to? Okay. Yan po. Si Myla, 500. Si Raul, 500. Si Bernie, 1,000 pesos ang napanalunan. Congratulations. Bernie. And of course, yung ating huling 1,000 pesos. Nandyan si Bernie. Okay, congratulations Bernie. Keep on watching. Keep on attending Zoom. Of course, ang nanalo po, another 1,000 pesos. Congratulations po. Sonia Kasipong. Andyan. Congratulations. Itapat mo ha. Sonia Kasipong. Nasaan siya? Yan. Anong grupo po kayo, Ma'am Sonia? Saan pong group? Ay, nahihiya siya. Anong grupo kayo? Ha? Saan group? Ha? Hindi niya naririnig. Ha? Unmute niyo nga po. Unmute niyo. Naintindihan. Unmute niyo. Unmute. Anong grupo po kayo, Ma'am Sonia? Congratulations po. Oy, nag-lag na. Eh, nag-ano na yung kanya. Ano. So anyway, congratulations po para sa lahat po ng nanalo at doon sa mga hindi nanalo, alam ko po marami. Iloilo po. Ah, from Iloilo. So, are you from Achievers? Yan, huwag mong takpan. Sonia Kasipong. Okay, from, are you Achievers? Ah, from Iloilo, congratulations ha. Congratulations from Iloilo, Sonia Kasipong. Tinan nyo, talagang buong Pilipinas po nanonood sa atin. Now, congratulations po. Ngayon sa lahat naman po na hindi nanalo, may bukas pa. Ang mahalaga, narito ka sa Health Club. Dahil sinisiguro ko sa iyo, kung ano man ang ipinapangako ng Health Club, mangyayari yun, matutupad yan sa iyo. Provided, kikilos ka kaibigan. Nakaready na yung cheque mo eh. Isusulat na lang kung magkano ang amount. Pero walang ibang magsusulat yan kung hindi ang action mo. Kaya, lahat tayo,
tayo sabay-sabay, pumayo tayo't magpaharani, isigaw ang magandang produkto ng Health Wealth at magbigay ng magandang kabuhayan para sa Pilipino. Maraming salamat po. Stand proud! Health Wealth! Thank you!